Okay, magandang araw pong muli sa inyo lahat mga karyal. May gagawin po tayong electric pan ngayon. Subukan nating isaksak. At pindutin natin sa number 1. Ayan, naugong lang. Ayaw niya umikot. Number 2, ayaw pa rin. Number 3, ayaw pa rin. So, naugong lang. May supply ng kuryente kaya umuugong. Pihitin muna natin yung ilis eh. Matigas ito. Mahirap ikutin. Subukan natin lagyan ng langis. Ito ang ilagay natin. Subukan natin kung lalambot siya pag in-spray natin ng WD-40 yung bushing niya. Okay. Kasi matigas yung iikot. Kapag umuugong, ibig sabihin may pumapasok na kuryente sa loob. Sa tingin ko ang problema nito ay yung shafting niya. Posibleng may gas-gas na dahil matigas siya. Yan, medyo lumambot na dahil sa WD-40. Ayan, meron siyang play. Naririnig nyo yan, medyo kalog dahil nabubunot-bunot na natin. Kaliwa kanan, taas baba, wala siyang kalog. Good naman. Yan, o yan, lumambot na siya dahil doon sa WD-40 nilagay natin sa bushing. Hindi pa natin nalagyan yung likod na bushing. Front lang yung nalagyan ng WD-40. Magandang pampatanggal ng kalawang kasi yung WD-40. Ayan o, malambot na siya. Subukan ulit natin na isaksak. Ito. Tapos pindutin natin sa number 1. Yan. Umikot siya sa number 1. WD-40 lang yung nilagay natin. Lumambot na yung shafting at bushing. Yan, umikot siya ng normal. Number 2 natin. Ayan, gumagana. Number 3. Ayan mga karyal, gumagana sa speed 1, 2, 3. Naging normal ang kondisyon nung nilagyan natin ng WD-40. Lumambot ang ikot. Ibig sabihin po niyan ay natuyuan lamang po yung shafting at saka bushing. Ngayong dumulas na siya, naging normal ang ikot. Pero babaklasin pa rin natin. Titingnan natin kung mayroon siyang gas-gas. Kung may gas-gas, magpapalit pa rin tayo ng shafting bushing. Kasi kung gumagana lang siya pag nabasa ng WD-40 o kaya ng langis, posible na mag-backjab sa atin ito. Dahil pag natuyuan siya, ay nahihirapan na namang umikot ang ILC. Babaklasin natin siya, titingnan natin kung may gas-gas ang shafting. Okay? Baklasin muna natin ito. Bunutin. Okay, habang binabaklas po natin ang electric pan na ito, shout out po muna sa aking mga subscribers dyan na laging nanonood sa aking mga video. Shout out po sa inyong lahat dyan. At dun sa mga bagong nakapanood ng video ito, paki-like and subscribe na lang po nito dahil ito po ang aking munting channel. The real life begins. Real flow expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Okay, yun po ang aking munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Tanggalin natin yung swing arm niya. Okay, ibalik yung screw para hindi mawala. Ayan po mga karyal, napakadumi po ng motor. Puro alikabok. Tanggalin po natin yung apat na tornilyo para mabuksan po natin yan at nang makita natin kung may gas-gas yung shafting. Chichikapin lamang po natin kasi gumagana na po ito dahil sa nilagay natin na WD-40. Itabi yung apat na tornilyo. Sungkitin ang flat screwdriver dito para bumuka. Ayan. Wala naman po sira ang windings nito at ito ay gumagana. Titingnan lang po natin dito ay yung shafting at bushing. Yung front side ay makinis.
At yung rear side ay makinis din. Wala pong problema ang bushing at saka shafting nito. So may blower dito, dito ay naputol na ang blower niya. Hindi na po natin yung tatanggalin dyan. As is na po yan, kasi may blower naman sa likod. Okay na po yan, kahit isa lang ang may blower dyan. Basta merong blower kahit isa, okay lang yon. At least, merong pambugan ng hangin palabas. Yun po ang purpose ng blower. Ibig sabihin, natuyuan lang po talaga ito, mga kariyan. Ang gagawin natin dyan, yan po ay pakikinisin lang natin ng liha para lalong madulas yung umikot. Isa lang lang po sa drill. Tapos ito po yung kapirasong liha. Pakinisin lang po ng ganito. Ayan. Okay na po yan. Makinis na siya. Ibalik lang po yung spacer na yan dyan. At yung manipis na spacer. Ito. Tapos balikta rin lang po itong shafting. Tanggalin yung blower. At padaanan din ng liha gamit ang mini drill. Okay, makinis na po yan. Punasan lang. Ayan po, makinis. Ibalik lang po yung blower at saka spacer. Ayan. Ipatong sa basahan muna ito pag nilalapat ng ganyan. Ito mapapansin ninyo, pagka ganyan, kung hindi natin binuksan at nilangisan lang, ito pala ay wala na, oh, malalambot na. Palitin na yung mga cable tie. Papalitan lahat po natin yan para sabay-sabay silang matibay. Palitan lang yan ng bago. Siguraduhin na maingat ang pagtatali kasi minsan ay napuputulan ng hibla sa ilalim. Kailangan yan ay silipin muna bago kayo magtali para hindi tayo makaputol ng hibla. Kasi pag naputol ang hibla niyan, wala nang ibang solusyon. Palit stator pag nagkataon. Yan. Tapos, ibalik lang po ito dito. Linisin lang ng paintbrush yan para mawala yung mga alikabok. Yan. Sukatin natin yung rotor at shafting dito. Ibalik ito dito. Hilahin. May play, okay. Basta may play, wag lang masyadong malaki ang clearance. Sakto lang. Tapos pag pinihit, malambot. Kaliwa kanan, walang kalog. Pwede na po natin yan na itornilyo. Pero bago itornilyo ay lagyan muna ng langis. Dahil ang problema nito ay natuyuan lamang. Ayan. Lagyan din yung kabila. Mapapansin ninyo, tuyong-tuyo yung front side niya. Oh. Ayan o. Oh. Langisan lang yan. Balik na ang rotor dito. Tapos ito. Ibalik na ang tornilyo na apat na piraso. Siguraduhin mahigpit na lahat yung apat na tornilyo dito sa bawat kanto. Ayan, mahigpit na yan para mas lalong ma-align po yung rotor, shafting at saka bushing. I-reset po natin, tigta tatlong palo po dito sa bawat kanto. 1, 2, 3. Okay, naka-align na po yun, matik po yan. Para hindi mabunot ito, ilock na natin dito.
Yan. Ibalik na rin ang swing arm. Okay, nakakabit ng swing arm. Ibalik lang po natin sa stand. Ikabit lang po natin ang ilisi. Ayan mga kariyan, nakakabit na po yung ilisi. Checkin natin kung good na siya. Wala naman pong gasgas yung shafting at saka bushing niya. Natuyuan lang po ng langis, kaya siya ay umuugong. Ganun lang po ang sira pagka umuugong. Kung buo yung kapasitor niya, hindi na po natin chinik ang kapasitor kasi kanina na-check na natin. Malakas yung umikot. Saksak lang natin sa outlet. Ayan. I-switch natin sa number 1. Ayan, umikot na. Pag-switch po sa number 1, normal po ang ikot niyan. Number 2 natin. Ayan. Okay. Number 3. Ayan, napakalakas po ng ilisi. Kung ganyan po ang sira ng inyong electric pan, na umuugong lang, langisan nyo po muna. Pag matigas, ikutin yung ilisi at baka doon lang. Pero kahit na gumana, kung nilagyan nyo ng langis, baklasin nyo rin pa rin po. At check-upin nyo yung shafting at bushing kung merong gasgas. Kung may gasgas, magpapalit po kayo ng shafting bushing. Panoorin nyo na lang po yung aking video tungkol sa pagpalit ng shafting at saka bushing. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. God bless po.